Niggas in my grill trying to phase me. Good day mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel at di ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. And also follow my Facebook page, Don Basyong. So dito sa, ano na to, 2E, Big Body, may problema, malaki. So ayan, nakikita nyo yung secondary, nakaano na siya, nakatali na. So hindi na siya vacuum operated, mechanical na lang siya, oh. Which is supposed to be mas maganda ang vacuum operated para sa kanyang secondary diaphragm. Tapos yung mga hoses niya may problema din kasi luma na rin yung mga hose. Tapos yung iban nahuhugot, ang bilis mahugot. Meron yung kanino katulad niyan, pang aircon, nahuhugot agad. Yan. So yan. So ang gagawin namin, papalitan namin ito. Kumuha ko ng spare galing sa aking sirang carburetor. Yan ito. Yun yung ipapalit namin dyan. So actually, mahirap makahanap ng ganito pyesa-pyesa ng carburetor. Kapag bibili ka isang buong carburetor, hindi ka makakakuha ng mga ganito. Swerte mo, kung meron yung mga nagtatago ng mga sira, sira lang yung isang ano, tapos may, yung mga ganito niya is pwede pa, katulad na itong ano to, na nabili ko to sa Katayan. Buo siya, kaso yung mga ano niya sa loob na carburetor is ang lalaki na, kaya hindi siya pwede. Lalaki na ng mga butas niya, tapos yung iba corroded na, kinain na ng corrosion. Gawa nung na-stack ng super duper yung sasakyan. Kaya malalaki na yung butas, kaya hindi na pwedeng gamitin talaga. So that is condemnable na yung carburetor na yon. So may mga naiiwang parts tulad nito, ito. Yan. So ito yung gagamitin namin, papalit dito. Tapos isasaayos yung vacuum lines. Ayan, kasama ko si Pops, kanya tong big body na to. Pops, shoutout ka muna. Hello. May gusto kang i-shoutout, Pops, para ano? Shoutout kay Mrs. na lagi niya ako nabibigyan sa pagpapagawa ng kotse. Bigay loo si Madam. Oo. Ito, ayan, natanggal niya na. Si Sir na yung nagbabaklas. Kaya sinaturoan ko din kasi para, siyempre, DIY. O, ayan. So, ganun lang. Tapos yun, tatanggalin yung ikakat lang natin. So, mga kabasyong, isa sa nakita kong ano, pagdating sa ating check valve, tignan yung maigi. So itong hose na to kanina, nakakabit to dito. Ayan. Hindi dapat yan dyan. Ito, sa likod ito ng carburetor. Ayan. Ported vacuum ang tawag, ang kinokonekta nito. Ngayon ito, manifold vacuum. Dapat yung isang linya, kunin natin ha. Isang linya dito. Ayan. Yan, ganyan dapat mga basyong, yan. Yan. Punta dito. Tapos, ito yung nakita ko pang isang ano niya, mistake din dito is itong ating one-way check valve. So, ang ating one-way check valve, dapat ito, pa-suction ito. Ang vacuum, pahigo, papunta dun sa makina. So, nakita niya yung black nandun. Pag ginigop mo, walang vacuum. Pag binaliktad mo, meron. So, dapat ganyan yan. Yan. Ganyan dapat yan mga kabasyong. Pero dapat ito maikli kasi pag in due time ito nagbe-bend. So yun lang, gawin nyo lang ang ano ng isipan nyo, vacuum. Pag sinabing vacuum, pahigop. So saan pupunta? Hihigupin doon. So dapat nakaka-flow yung vacuum. Hindi siya babalik na ganun, kundi pa ganun lang. Kaya nga tinawag na one way check valve ito mga kabasyong. So dito din, titignan din natin dito. So yung black nga nandun, nakita nyo naman. Mali din, dapat nakaganyan. Yan. Kasi yung linya na yon, yan, isihigupin
Yan, nakita nyo naman. Ihigupin ito, naka ano to dito. Tapos ito naman, connected din yan dito. So, ang anong ano natin sa vacuum is dapat may higup niya. So, yung linya na yon, oh, so connected yung isa dito, tama. Tapos yung isa, wala, binalik, pinunta doon. Kumuha doon ng isa, binalik, naulaw na ako, nahilo na ako. Ang dami niyang spider. Tapos, wala. Hindi siya nakakonect. So, mistake na. So, talaga magkakaroon kayo ng failure when it comes to idle ng inyong sasakyan. Kaya dapat, alamin nyo, ang vacuum is pahigop papunta sa ating engine. Yan mga kabasyong. So, yun mga kabasyong, tapos na namin gawin itong sasakyan. So, yun. Ang wala kanina na pyesa, isa pang nakita namin ay dito sa ano, itong ating shaft ng pagdating sa accelerator na connected dito. So, yan. Yan. Ito yung ating ano, dini-IY. So, nagtataka kayo bakit meron yung bagong ano na yan. So, isa lang yung tip ko sa inyo mga kabasyong, pag wala kayong ganyan, nawala yung screw nyo. Ito. Isang part ito. Ito makikita doon sa ating air and fuel mixture screw ang tawag dito. Yan. Yan. Ito yan. So, yan yung nilagay namin. Putulin mo lang yung pointed part na yan mga kabasyong. Yan. So, wala yan kanina. Nilagyan namin. So, okay na siya. Tapos, naibalik na yung mga linya ng vacuum hose. Pero, tinanggal ko lang yung advancer kasi wala tayong mabiling pyesa na vacuum advancer. So, pero binilin ko naman kay sir na ganun yung gagawin niya. Pati yung connection, tinuro ko din. Yan. So, ayan ang lahat. Itong mga kabasyong iskaw, itong mga kabasyong iskaw, overhaul lang ito. Itong makina na to. So, pumunta si sir sa akin. Minessage niya ako kanina regarding dito sa ating pag ano ng vacuum ng kanyang sasakyan kasi nga nabibitin pag kumambyo ng primera ng segunda is kumakadyot-kadyot na tresera tapos mawawala-wala kasi bakit yung advancer yung timing yung advancer inipit niya yung pickup coil sa loob ngayon yung pickup coil na yon naka-steady na siya. So, nawawala na siya sa timing. Kaya kanina naririnig ko may putok-putok ng konti. Pero mahina. Siyempre kasi nga, nakuha na yung tamang idle ng carburetor. Dahil naayos na yung mga vacuum line. So, tinignan ko naman. At yun na nga, nakita namin. And sad to say, nakita nyo, nakasagad. Which is dapat hindi. So, may problema na sa loob itong shaft. Na itong ano, distributor. Pero, pwede pa. Oh, may DIY pa siya. Yun, ginawa namin kanina. So, tinanggal ko lang yung advancer. Yun yung remedyo nun. Kasi nga, sira na rin. Although, pag nilagyan niya ng advancer, okay pa rin. Kasi nga, naka TDC, 10 degree yan, tapos nakatutok yung pickup coil. Yung pickup coil nakatutok dun sa ating cam loop na nakatapat naman yung ating rotor sa number 1 na high tension wire. So, yan mga kabasyong. So, Pops pa, start nga yung sasakyan para marinig nila yung tunog niya ng kanina kasi hindi ko ina-start kanina na ano, na ginagawa kasi para mabilis nga matapos. Yan. So, yan yung tunog niya na ngayon. So, bukod dun sa mga baliktad na ating one-way check valve, yan ang lagi nyong check. Pahigop lagi lahat papunta sa makina. Papunta sa makina. So, yun, mga kabasyong. So, Pops, anong masasabi mo sa ano? O mag-shoutout ka, Pops, para ano? Maraming salamat kasi ano na, at least ang solusyon ay yung problema ko sa vacuum ng auto ko dahil talagang inaano ko siya, binapakti standard ko itong sasakyan na to. Maraming salamat din, Pops, dahil sa tulong na nabigay mo. Oo, kabasyong, sige. Shoutout kay Mrs. So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. And mga kabasyong, pakipollow na rin po ang ating Facebook page na Don Basyong. Maraming salamat po mga kabasyong. God bless.